What does this mean, though? You being now the leader of the opposition, what does this mean to those who are allied with the opposition? What does this mean to you as a re-electionist? As a re-electionist, well, right now I'm in the middle of, especially with SENCOCO, working on putting together the minority. Tingin ko, Carmina, the minority will help broaden and strengthen not just the opposition outside the Senate, pero yung mas malawak na sana magkakaisa pang mga kababayan natin. I think in these last days of the outgoing administration and on the eve of the advent of the new administration, I think all of us in the opposition and even beyond us, no, tayong mga Pilipino, we really need to think about again, ano ba talaga yung sitwasyon natin, lalo na yung mga problema, lalo na yung mga pagdurusa ng mga tao. Ask each other the important questions again. Really listen, share with each other, para makabuo tayo moving forward ng what's to be done, no? Ano ang ating dapat gawin. At para sa akin, bilang opposition, hindi lang kami opposition sa isang administrasyon, pero siguro kung mas malalim titignan, opposition sa isang sistema na matagal na nating binabaka. You know, questions that are forming and reforming again in my mind would include, bakit pagkatapos ng ilang dekada na mula ng People Power Revolution, ang dami pa rin unfinished business, no? Bakit ay problema pa rin yung kailangan depensahan yung ating mga karapatang pantao, yung ating mga kalayaang sibil? Bakit ang dami pa rin human rights violations, victim survivors na hindi pa nakilala at na-compensate kahit sa maliit na paraan? Bakit nitong nakaraang mga taon lang ang dami pa ring mga extrajudicial killings victims at mga balo nila at mga ulila nila na hindi pa rin nabibigyan ng justicia? But Senator, when allies of the incoming administration say that, bakit kailangan nyo pa ibalik yan? Bakit kailangan pa pag-usapan yan? There's a 31 million vote mandate backing incoming President Ferdinand Marcos Jr. Why can't you just work with that? Oh, I will and we should work with that. Dahil merong 31 milyong kababayan natin na binigyan ng electoral mandate ang President-elect at ang incoming administration. Pero kahit sinong papasok na administrasyon, at lalo na kahit sinong oposisyon, lalo na, ulitin ko lang, hindi lang ito oposisyon sa administrasyon o sa individual, ito ay oposisyon sa isang sistema na matagal na nating gustong reformahin. And there are things that we cannot simply leave and move on from. Any self-respecting people, tulad nating lahat ng mga Pilipino, sooner or later we have to come to terms with these. Make an accounting of them. Do justice sa mga dapat bigyan ng justisya. So, bukod sa yung tanong na bakit pagkatapos ng apat na dekada na ng demokratisasyon, ang dami pa rin nating demokratization challenges. Kailangan, hindi lang ang administrasyon, kami rin sa oposisyon, lahat tayong mga Pilipino, kailangan rin nating tanungin, bakit pagkatapos ng ilang mga paulit-ulit na yugto na lumalago naman yung ating ekonomiya, di ba? Tumataas naman yung ating standing, pati sa international community. Hanggang ngayon, ang dami pa rin mga Pilipino na nilalabanan pa rin ang kahirapan at ang exclusion sa kaunlarang ito. Nito lang nakaraang ilang mga taon, ang dami pa rin nawala ng trabaho at hanap buhay, mga MSMEs na hirap na hirap ding mag-survive. Siguro kahit sino ang binoto natin nung eleksyon, ay pwede nating sabihin may mali pa rin at kulang sa ating sistema. At yun partikular ang tatrabahuhin din ng oposisyon para ipakita at ibahagi sa lahat
kahit sa labas ng oposisyon, na ito ay mga issue matagal na na pinaghihirapan nating lahat at sama-sama kailangan solusyonan. Yung kalusugan din, Carmina, yung pandemic, kahit meron na tayong magandang universal healthcare law, bakit ang dami pa rin masyadong nagkasakit at namatay na hindi sana dapat kailangan? Bakit yung happy at safe space nung una ng social media ay kinasangkapan para sa fake news at trolling at historical revisionism? So may mga bagay na kailangan pa nating tanungin kahit ulit, at mas malinaw nating tignan ano ba yung pagkakaintindi natin sa mga pagdurusang ito at ano yung mga solusyon na mas sama-sama sa isang mas malawak na pagkakaisa nating mga Pilipino na pwede nating tugunan. Well, Senator, now that you're the new face of the opposition, what does that mean now for the millions that rallied behind outgoing Vice President Leni Robredo? Does that mean that she's just going to fade away and you will take her place? What will it look like? It will look like more leaders in the opposition continuing to work together. Sa lokal pa lang, Carmina, ang daming mga local government officials na gusto pa rin trabahuin itong mga historical na problema natin sa demokrasya, sa pagkakapantay-pantay ng ekonomiya, sa inclusion, sa isang tunay at mas malawak na pagkakaisa nating mga mamamayan. VP Leni is not the type of person or leader who will just fade away. I believe she will remain one of our leaders in the opposition, in our society. Just a few days from now, ilulunsad yung Angat Buhay, the largest volunteer movement in the history of the country, sabi nga niya, isang NGO. Tuloy-tuloy din yung ibang mga initiatives na ito ipinanganak ng People's Movement at ng iba pang mga puwersa kahit lampas sa hanay ng Pink Movement. Mga initiatives tungkol sa patuloy na pag-oorganisa ng iba't ibang mga partido at kilusan on the ground to indeed make our democracy more inclusive, especially for the majority. Mga efforts laban sa fake news, mga efforts para gumaling na talaga tayo sa pandemic, para umahon na talaga tayo sa recession. These are just a few of the initiatives we can feel and we know, Carmina, are being sustained and will be launched in the next years. At ito ay mga efforts na pwede talagang magbunga ng isang tunay at mas malawak na pagkakaisa on the ground. You know, ginoto. Yeah, sorry about that, Senator, but you know, being the leader of the opposition as vice president is very different from being the leader of the opposition as senator. What kind of collaborative work, if that's what you're going to get into, should the people expect from you? I mean, right now as we speak, an additional benefits to solo parents act has just now been signed into law by President Rodrigo Duterte. Is that the kind of collaborative work that people will be expecting from you? And to add to that point, what would be your non-negotiables as you work through issues in a bipartisan manner, Senator? Well, one of the non-negotiables is to continue with that bipartisan frame of mind and attitude and behavior na natutunan ko sa nakaraang anim na taon sa Senado bilang isang independenteng institusyon, and between us colleagues in the minority and majority, basta common advocacy sa bills, sa resolutions, sa budget interventions, kayang-kaya naming magkaisa para isulong ang mga batas na kailangan ng ating mamamayan. And I'm so glad, Carmina, you mentioned the expanded solo parents welfare, now law. It's a perfect example of the fruits of that kind of minority-majority cooperation. Ito ay isa sa pinakahuling mga batas na ipanganak ko
ng Senate Committee on Women at ng opisina ko. I'm so happy kasama ng milyong-milyong mga kapwa ko solo parents that this has now been signed into law. Also, I just got word from my Legis Unit under Attorney Jay at the Senate that now also signed into law is the Anti-Human Trafficking Act, to which I also made some, I think, valuable amendments. So, hindi mag-iiba yung stance ko bilang minority senator sa 19th Congress to raise the constructively critical points, to support and cooperate with the majority sa mga common advocacies namin, and always to be presenting alternatives, always proposing alongside whenever it is necessary to oppose, and also capable of cooperating and supporting when that is possible. At lalampas po yan sa minority sa Senado, Carmina. I'm really hoping that the Senate minority will, through me, be able to contribute to a bigger and stronger opposition and beyond our ranks in the opposition sa isang mas malawak na pagkakaisa nating mga Pilipino. Kasi ang dami nating pinagdudusahan in common. We're going to have to leave it at that. Senator Risa Hontiveros there, outgoing Vice President Leni Robredo called her as a new leader, the new face of the opposition. We appreciate you coming to the show. We appreciate your insights and talking to us this afternoon. Take care, Risa, and keep safe. Ingat. Salamat.